tinda ng sampaghita. Sayang ang kagandahan mo. Parating na po yung asawa at anak ninyo, kahit bayaran niyo na po ako para sa sampaghita. Oh, ba't ngayon lang kayo? Bili po kayo ng sampaghita. Sige, sige, sige. Oh, yun ang pala si Loka. Ayun pala si Loka. Bili po kayo ng sampaghita. Loka, ano eh, balik ka pala tinitigilan yung matanda na yan? Sinabi ko na kasi sa'yo, lagi mong isama to si Pasita para meron kang bodyguard. Ngayon naman, eh. Mas matumpa ako dyan, di ba? Uy, ano muna. Halika ka na! Panginoon, sana po gumaling na ang nanay ko. Bigyan niyo po siya ng lakas para malagpasan ang sakit niya. Nakikiusap po ako sa inyo. Gagawin ko po ang lahat, iligtas niyo lang siya. Hindi ka pa magsasama sa akin. Umuwi! Ay, ubusin ko muna itong paninda natin. Kapag-ita, panagabigay na lang. Ubaid mo yung kagad. Ay, Nay! Paling yan, may ayos lang ba kayo? Okay ako. Muwi na kayo, Nay, para makapahinga na kayo. Sige. Ay, na kayo! Ano na kayo? Nay! Ang nanay mo. Umabot na sa final stage ang HIV infection niya. Bakit kasi ngayon nyo lang dinala dito sa ospital? Nanay, kasi wala naman siyang sinasabi sa akin, nararamdaman na pala po siya eh. Ay, advice na dito na muna ang nanay mo para mabantayan namin siya. Kailangan rin namin siyang i-isolate dahil bagsak na ang immune system niya. Dahil konting infection lang, baka ikapanganib pa niya ito ng buhay niya. Excuse me. Ayos ka lang ba? Hindi ko alam saan ako kukuha ng pera. Pangbayad ng ospital, pambili ng gamot. May konting ipon ako, pero hindi naman sapat yun. May naipon ako. Idagdag mo na sa panggastos. Shmael naman, ipon mo yun eh. Ano yung karampot na pera? Kumpara mo sa malasakit yung sa akin ni Aling Esme. Nakakalimutan yung kayo tumulong sa akin, naghiwalay yung mga magulang ko. Nung pinagpasapasahan ako ng mga kamag-anak ko, kayo na pamilya ko. Tanggapin ko man yan, kukulangin pa rin. Kailangan ko lang talaga gumawa ng paraan. Laura. Nay! Ay, bakit di naman kayo nagsabi sa akin, may nararamdaman na kayo? Ayaw ko lang na nag-aalala ka. Matagal na itong sakit ko, anak. Dapat tanggap na natin. Ay naman, gagaling pa po kayo. Ay, ginagawa ko naman po lahat eh. Ayan ang ayoko. Gagawin mo lahat. Baka mamaya. Ano? Baka ibenta ko yung sarili ko. Kaya ninyo? Alam mo, anak, buong buhay ko na pinagsisihan yung ginawa ko. Madami na akong pamilyang nasira. Ay, hindi ko nga napakilala, anak. Ang ama mo sa'yo eh. Pero nung inadya ang Diyos, ayun na nga hindi ko makilala ang amo. May sapat na po kayo para sa akin. Anak, hindi na ako magtatagal. Kaya ang gusto ko, pahalagahan mo ang sarili mo. Huwag mong ibebenta ang tagal mo katulad ng ginawa ko, ha? Huwag po, Nay. Anak, hindi mo ko maintindihan ngayon. Pero balang araw, pag nanay ka na rin, gusto mo, buo ka para sa anak mo. Kaya anak, pangako mo na hindi ka gagaya sa akin, ha? Pangako po, Nay. Pare, tagal naman magubad nito mga to. Mamaya, hintay ka lang maaga pa, pare. Uy, Laura, ano ka ba? Huwag ka natatanga-tanga lang dyan. Kumiros ka, magpaka-sexy ka para makabenta tayo. Ano pa naman kasi ito pinusuot mo sa akin ng liit-liit eh. Huwag ka na magreklamo. Akala ko ba, kailangan mo ng pera. Sige na, trabaho ka na. Huwag ka ganyan. Ano? Hindi ka mo intindihan. Gusto mo ipaghiwalay? Sige, hiwalay ko yung hiwalay. Oo, oh, halika na. Pare, hindi ka na kung sino gusto mo. Pare, sige bahala. Na. Sagot na namin. Ayoko, pare. Pare, sige na! Hi, Mama Pogi. Hi, gaya ng dati. Alam mo na, gaya ng dati.
Ayun, ayun. Yan, pwede ba yan? Ah, pwede, pwede, sir. Sige, sige, sige. Pwede nga naman. Ganun na eh. Yan ah, paligayaan mo sila, sir ah. Mga regular yan dito. Hindi po, promo girl po ako dito. Promo girl? Promo girl po ako. Teka, teka. Kano ba itong bote mo? 650 lang po. Ceremony ka to ah, pero asama ka sa atin. Ay, hindi po, hindi po. Sama ka na. Hindi po talaga, promo girl nga po ako. Arte-arte ka lang. Hindi, pera-pera lang naman gusto. Sinabi na nga, ba? Ang pulat, eh! Balay! Sayas ka dito! Balay! 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 Bayaran niyo muna ako. Diyan ka lang. Tawag ka. Ano ka ba naman? Hello? Hello, Laura. Kasi ito. Eh, nagka-pneumonia daw ang nanay mo. Eh, di ipagamot mo ito. Ipagamot mo muna si nanay. Eh, yun ang problema. Ayaw nilang gamutin ng nanay mo. Dahil sinisingil tayo doon sa kulang mong deposito. Eh, hindi daw nila gagamutin hanggat walang garansya na magbabayad tayo. Teka, teka, sige. Sige, magdadala ako ng pera dyan. Ayan, oh. Kulang po ito. Bakit? Natapos mo pa yung buong kape? Gumawa ka pa nga ng gulo, eh. Layas! Sir, payag na po ako. Laura. Ayos ka lang ba? Bibiling ko yung nasa reseta. Tsaka si Ito ay nagdelayan siya ng pera. Pakiramdam ninyo. Pasensya na ho, ah. Wala ako dito sa tabi ninyo, ha? Pero may dala akong pera, Nay. Mapapagamot na kita na maayos. Babayaran na natin tong ospital. Bibili na natin yung gamot ninyo. Basta, Nay, huwag ka lang susuko, ha? Huwag ka lang susuko, Nay. Pero nandito na ako. Nay? 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 Liga. Ilinis ko to eh. Aso, wala akong mga gamit. Tara! Hehehe.
Oh, liga, masuk. Dito tayo titira. Pasensya ka na. Ito lang kaya natin sa ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ibang trabaho. Yung mas malaking sweldo. Para makalipat tayo kagad. Ang mahalaga, magkasama tayong dalawa. Salamat, Lucille. Alam ko hindi madali sa'yo ito. Lahat kaya kong tiisin para sa'yo. Aaminin ko sa'yo, ah. Nahihirapan ako sa ngayon. Pero, kahit na ganito tayo, masaya naman ako. Kasi, pinapatunayan mo sa akin na hindi totoo yung sinasabi sa akin ni Mama. Na gusto mo lang ako dahil sa pera ko. Kasi, kahit na itinakwil na ako ni Mama, hindi mo pa rin ako iniwan. Kaya magkasama tayong dalawa kahit na ganito lang yung buhay natin. Salamat ko sila. Naniwala sa pagmamahal ko sa'yo. Hindi mo inusgahan kahit mahirap lang ako. Pangako, pagbubutihin ko sarili ko para sa'yo. Di ako titigil hanggat di kita nabibigyan ng buhay na nababagay sa'yo at sa mga magiging anak natin. Sapat ka na sa akin. At hindi, hindi ako mawawala sa tabi mo. I will support you sa kahit na anuman ang gusto mong gawin at kailangan mong gawin. Okay? Donyo. Ah, Manang, ginulat niyo ako. Ilang galong kape bang nainom mo, ha? Napaka-nervyoso mo. Parang may ginawa kang masama. Ho? Baka gutom ka. Pag-ahain kita. Huwag naman, Manang. Si Lucille po. Nasa itaas. Hindi pa lumalabas mula kahapon. Ano bang nangyari sa inyong dalawa, ha? Nag-away po kami sa telepono, eh. Gusto yung magpaghiwalay sa akin. Eh, napuno na ako. Ikaw naman, oh. Pinatulan mo pa. May pinagdadaanan si Lucille Antonio. Hindi lang naman siya nawalan, eh. Nawalan din ako ng anak. Simula nung nakunan siya, hindi ko na siya maintindihan. Nakipaghiwalay ka sa kanya, di ba? Ba't nandito ka? Kasi, kahit anong away niyo ni Lucille, hindi mo siya matitiis. Ganun mo siya kamahal. Sapat mo ba na mahal namin ang isa't isa? Marami kayong pinadaanan, Antonio. Sana naman, hindi ang pagkakunan ni Lucille maging dahilan para bumitaw ka sa relasyon niyo. Kahit naman kailan manang, eh. Hindi naman naging isu sa akin yun, eh. Bakit yung kailangan niya? Space. Para makapagsip-sip siya. Space? Gano'ng kalayo? Manang naman. Antonio, ikaw ang kailangan niya. Kung ang kailangan niya, bakit pakiramdam ko? Nagtutulakan niya ako palayo. Hindi ko alam kung anong gusto niya mangyari. Antonio, maniwala ka. Mismong si Lucille, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kasi kuminsan, pag natatakot tayo, hindi natin alam kung anong tama sa mali. Pero habang magkasama kayo, malalagpasan niyo lahat yan. Anong ginagawa mo dito? Kukunin ko yung mga gamit ko. I knew it. Sabi ko na nga ba, darating yung araw, mapapagod ka din sa akin. Di ba ikaw naman may gusto nito? I'm sorry. Hindi ko naman sinasadya yung mga nasabi ko, eh. Ayoko. Ayoko makipaghiwalay sa'yo. Mahal na mahal kita. I know I've been difficult. Pero kasi napo-frustrate lang ako. Napo-frustrate ako kasi hindi kita mapasahin. Natatakot lang ako. Natatakot saan? Natatakot ako. Baka kasi isang araw, iwan mo lang ako. Kasi hindi nga kita mapasaya kasi hindi kita mabigyan ng anak. Sa tingin mo, anak lang ba makakapagpasaya sa akin? Di ba yun talaga pinapangarap mo? Kasi maaga kang naulila, lumaki kang mag-isa, kaya gusto mo magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Paano kung hindi kita mabigyan ng anak? Paano kung hindi ko yung mabigay sa'yo? Tama ka. Gusto ko ng pamilya.
Pamilyang tahimik. Pamilyang masaya. Pamilyang kasama ka, Lucille. Ikaw ako at ang magiging anak natin. Paano kung hindi kita mabigyan ng anak? Sabi ng doktor, may pag-asa pa. Tagal-tagal na natin sinusubukan, pero wala pa, titi. Sige. Hindi tayo susuko. Gagawin ko ang lahat. Just please. Please, don't give up. Just please, don't give up on me. Don't give up on our marriage, please. Sa'yo ko lang naramdaman kung paano maging masaya. Sa'yo ko lang naramdaman kung paano mabuhay. Pinalaya mo ko sa pagiging controlling ni Mama. Ayoko nang bumalik doon. Ayoko na. Huwag mo ko iiwan. Hindi ko kaya mawala ka. Please, don't leave me. Sorry sa mga nagawa ko. Magkape ka muna. Salamat. Matagal pa ba yan? Dami kasing kliyente ng firm ngayon eh. Bakit? Gusto ko lang sabihin sa'yo na proud ako sa'yo kasi ang layo na narating mo. Narating natin. Magkasama tayong bumuo ng kumpanya, hindi ba? Alam mo, tinulungan lang naman kita sa umpisa. Yung sipag mo at yung tiyaga mo, yun ang nagpalago sa negosyo natin. Salamat sa'yo. Ay, alam mo naman, ikaw ang inspirasyon ko kung bakit ako nagsisikap. Para patunayan ko sa lahat, nakarapat dapat ako para sa'yo. Sana makita ni Mama lahat ng paghihirap mo, no? Para sa ganun, mapatawad ka na niya. Tapos nun, maging mabuo na tayo, diba? Yung mating na tayo lahat. Pero sa tingin ko, hindi pa to sapat sa atin. Nilayo kita sa kanya. Sigurado, hindi niya ako mapapatawad. Eh, siguro, kung magkakaanak tayo, baka mapapatawad ka na niya. Iyak? Tatlong buwan nang patay si nanay, tabi nga dyan. Eh, syempre, no? Iniiyak lang naman kita. Kasi napansin ko, simula nang namatay ang nanay mo, minsan ka lang umiyak nung libing lang. Sa ating mahihirap, hindi pwede yung matagalang pagluluksa. Mas importante sa ating mabuhay. Babayaran ko pa nga itong utang ni nanay hanggang ngayon. Yun nga ang sabi ko. Baka yun ang gusto din ng nanay mo, yung mag-move on ka na, gano'n. Ito'y sa tingin mo, napatawad na niya ako. Na hindi ko naman tinupad yung usapan namin eh. Na hindi ko siya gagayahin. Alam mo, isikreto na lang natin yun. At saka diba, I'm sure napatawad ka na niya. Tara! Ginawa mo naman ang lahat, diba? Ay, ang ito pala si lover mo. Kamusta? Ay, salamat. Natutuwa si nanay nito. Hoy! Ano ka ba? Para sa'yo yan, hindi para sa nanay mo! Pasensya na, Ishmael. Salamat, ha? Ikaw naman kasi, Ishmael. Bakit hindi yung patagabihin ng katotohanan na wala kang pag-asa dito kay Laura? Ito, eh. Wala ba talaga akong pag-asa, Laura? Ishmael, kaibigan lang talaga tingin ko sa'yo, eh. Sa ngayon lang yan. Hindi pa rin ako susuko. Eh, wala na ako. Ano bang ayaw mo siya kay Ishmael? Pagkatapos na nangyari sa akin sa palagay mo, karapat-dapat pa ako sa pagmamahal ni Ishmael. Ang dami naman babae dyan. Teka, sandali. Eh,
Eto naman. Isang beses lang naman nangyari yun. Oo, oh, isang beses nga. Ay, tsaka lang, Anya. Ayos ka lang, Nora. Ay, iloko. Huwag mo sabihin sa akin, buntis ka. Ito'y... Ito ilang buwan na rin yata akong hindi nagkakaroon. Ito'y makabuntis na ako. Kung mamalasin ka nga naman, ano? Minsan mo lang ginawa, eh nagka-souvenir pa. O anong plano mo ngayon? Hindi ko alam. Trabaho. Sus, Maria Joseph, hindi ganun kadali yun. Mahirap bumuhay ng bata ngayon. Ako nga, hindi ako makanda o gaga kakarakit. Mabilan lang ng gatas itong kapatid ko. Paano? Wala naman ako ibang pwedeng hingan ng tulong. Bakit hindi mo kaya lapitan yung magiging tatay niya? Nung nakabuntis sa'yo. Alam naman yung bayarang babae ako. Porki babayarang babae, wala nang matres. Hindi lang ikaw may gawa niyan. Hindi siya nag-ingat. Kaya responsibilidad din niya ang magiging anak ninyo. Tapusin mo ngayon yan, ha? Opo. Diyos lang, muna na ako sa inyo. Sige, ingat ka. Sir, may kanina pa po naghihintay sa'yo. Anong ginagawa mo dito? Mamang nalaman lang sa'yo ako. Tinanong ko po yung mamang kasama ninyo sa bar. Sabi niya dito po kayo nagtatrabaho, sir. Anong kailangan mo? Hindi pa ba sapat yung binayad ko sa'yo? Hindi naman po pera yung pinunta ko dito. Naiusap ako. Ayaw ko ng gulo. Hindi rin po ako nanggugulo. Meron lang po akong gustong sabihin sa inyo, sir. Kamusta naman ang trabaho? Sumulis ka na. Okay naman po, ma'am. Medyo dumadami na po. Kailangan naman kayo sabihin. May kailangan naman kayo malaman. Sumulis ka. Mabuti naman ang kasama ko. Oo. Sige, pagka may problema, sabihin lang ako para masabi ko sa asawa. Sige po, ma'am. Sige, salamat ha. Welcome. Sige po. Antonio, nandiyan ka pala. Nandito ka pala. Anong ginagawa mo dito sa baba? Hintay kita. Bakit pwede na ba tayong umuwi? Tara, yung mga gamit ko sa taas eh. Sama mo ko. Alika na. Ano? Bakit niyo sinabing buntis ka? May asawa na siya eh. Wala? Naku, paano na yan? Eh di pala lalakihin kung mag-isa yung bata. Ano na lang sasabihin sa akin ni nanay? Kabilin-bilinan niya sa akin, huwag ko siyang tutularan. Tapos, ganun din pala, gagayahin ko rin yung ginawa niya. Lalaki to, anak ko na walang ama. Tanga. Eh, malamang. Bumaon sa hukay ang nanay mo para kutusan ka. Alam mo, Laura, kasalanan niya nung lalaki. Eh, kasi may asawa siyang tao, pumatong siya sa ibang babae. Hindi, kasalanan ko to. Ano ka ba naman? Huwag mo naman sisihin ang sarili mo. Nandiyan na yan. Ang mabuti pa, igawin mo na lang lahat para maging tama yung bunga ng pagkakamali mo. Laura? Laura? Ishmael, pasok. Kailangan mo. Handa kitang pakasalan. Lasing ka ba? Narinig ko yung usapan niyo ni Itoy. Alam ko, buntis ka. Kaya mas lalong hindi ako karapat-dapat para pakasalan. Marumi akong babae. Pipigilan ko ba yun? Laura, mahal kita. Handa akong maging ama ng anak mo. Hihintayin ko matutunan mo akong mahalin. Patutunayan ko sa iyo na sapat ang pagmamahal ko sa iyo para sa ating dalawa. Hindi ganun kadali yun. May asawa na nakabuntis sa iyo, di ba? Laura, gusto mo bang maranasan niya ang naranasan mo? Na lumaki na hindi niya kilala ang ama niya? Na mababa ang tingin ng mga tao sa kanya? Laura, pwede akong maging ama ng anak mo. Hindi mo kailangan pagdaanan ng kahiyan na pinagdaanan ng nanay mo. Ako sa'yo, hindi ka magsisisi sa desisyon mo. Magiging masaya tayo. Magiging pamilya tayo.
Mahal na mahal kita, Laura. Bawat pintig ng puso ay congratulations. Kambal na babae magiging anak ninyo. Kambal? Oo. Kambal? Ako pa kahit na ilihim pa kita ko sa iyong mata tayong dalawa ay isa. Puso at siyang nagsasabi na ika'y kahati ng aking kaluluwa. Kahit ba hindi sabihin ay tama ng puso na ikaw ay ako. Wakas na. Laura! Oh, napaaga yata uwi mo. May problema ba? Nag-layoff sila sa construction, isa ako sa tinanggal. Eh? Hindi bali, makahanap ka naman ulit eh. Paano yung panganak mo ngayon? Kabuanan mo na. Eh, nakaipon naman tayo kahit papano. Antonio, natakot ako eh. Kasi kulang pa sa ban yung anak natin. 7 months pa lang eh. Natatakot ako. Baka mamaya ko anong mangyari. Huwag kang matakot. I-monitor doktor ang baby natin. I promise you, I will take care of our baby. Tsaka matutupad na yung pangarap mo na maging daddy, diba? Tsaka magkakaroon na tayo ng pamilya. Buti na rin yung sigurado. Magiging maayos ang lahat, Ismael. Basta ako, masaya lang ako. At nandito ka sa tabi ko. Ano pa? Ismael, mahanganak na yata ako. Mrs. De La Rosa, don't panic. Makakasama rin ang lalo sa kondisyon mo. Nurse, get the vital signs and hook the fetal monitor. Sarah. Yan po yung mga pangalan nila.